Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Bukas pa rin ang Quirino Grandstand para sa mga nais tumanaw sa Poong Jesus Nazareno. Para silipin ang sitwasyon doon, kumuha tayo ng update mula kay Mark Fetalco. Yes, Mark. Luwing sa tuloy-tuloy nga ang pagdating ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand para sa unang araw ng pagupugay sa itim na Poong Nazareno. Ang ilang deboto nang galing pa sa malalayong probinsya at pumunta rito sa Quirino Grandstand upang masulyapan at mahawakan ang itim na Poong Nazareno. Kagaya na lang ng OFW na si Ruben na bumiyahe pa mula sa Camiguin. Bitbit daw niya ang panalangin na maging maayos at ligtas ang kanyang pagbalik abroad. Ito ani ang unang beses na makakalapit siya sa imahen ng itim na Poong Nazareno buhat na magsimula ang pandemic. Hindi naman mapigilan ni Konsolasyon na maging emosyonal, dalaan niya ng kabutihang idinulot ang pagiging deboto sa loob ng mahabang panahon. Pero ang hiling niya ngayon ay makalabas na sa ospital ang kanyang apong may asthma. Bilang pag-ingat sa COVID-19, hindi pinapayagan ng paghalik at sa halip, ang maari lamang gawin ay ang paghawak at pagpuna sa krus at paanan ng imahen na nakapwesto sa likod ng entablado. May't mayari ng pag-spray ng alcohol sa mga bumibisitang deboto. Kanina, nag-inspeksyon si Manila Mayor Hany Lacunapangan dito sa Quirino Grandstand para tingnan ang kaayusan ng nagaganap na pagupugay. Mamayang hapon, inaasahan mas dadagsa pa ang mga deboto dito sa Quirino Grandstand. Kaya naman ang Philippine Red Cross may mga sinetap na ng mga first aid station sakaling may mga ilangan ng atensyong medikal. Mahigpit din ang pagpapatupad ng seguridad dito sa lugar. Luisa, sa ngayon ay wala pang natatanggap na banta sa seguridad ang kapulisan kaugnay pa rin nga sa nagaganap no na pagupugay dito sa Quirino Grandstand, pero nakahanda raw sila sa mga hakbang na dapat gawin, no. Kailangan kabila na nga dyan yung signal jamming, gun ban at liquor ban. At yan ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Luisa. Mark, sa ngayon ba ay may estimate numbers na kung ilan na yung mga debotong pumunta dyan sa Quirino Grandstand at ilan pa yung inaasahang pupunta bukas? So far, Luisa, sa natanggap natin na update mula sa Manila Police District as of 10 a.m. ay nasa 400. Pero gaya na sinabi natin kanina ay ngayong hapon, inaasahan na mas dadagsa pa ito. Magutuloy-tuloy yan hanggang mamayang hating gabi, hanggang sa unang misa nga, mamayang alas 12 ng gabi dito sa Quirino Grandstand. Luisa. Maraming salamat, Mark Fetalco. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mariing pinututukan ng pamahalaan ang banta ng Omicron sub-variants. Isa sa sub-variant na pinakabinabantayan ay ang XBB.1.5 na ayon sa World Health Organization ay mas mabilis kumalat kaysa iba pang sub-variant ng Omicron. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay masasabing namamanage pa ng maayos dahil hindi naman tumataas ang bilang ng mga nao-ospital dahil sa COVID-19. Muli namang pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na panatilihin ang proteksyon laban sa virus tulad ng sanitation, pagsusuot ng mask at lalo na ang pagbabakuna at pagpapabooster shot. Malaki naman ang maitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang 14 na bilateral agreements na naiuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang state visit sa China. Ayon kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, malaki ang magiging ambag nito sa Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos, lalo na at karamihan sa mga kasunduan ay para sa agrikultura, enerhiya, infrastruktura, people-to-people exchange at turismo. Naniniwala din si Balisacan na makatutulong ito sa short-term na problema tulad ng inflation at maaari din itong maging mid- at long-term solution dahil magbibigay ito ng trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Bukas naman anya ang Pilipinas sa pagpapakita ng Chinese investors ng interes na makapagtayo ng maraming negosyo dito sa bansa. At yun ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe. Magandang hapon.